El Ganador, nahihirapan na sila eh. Ah, so... Early. Early. So early talaga. Early. And for El Ganador naman, I think kailangan lang nilang sabayan. Kasi kanina hindi nila nasabayan yung Minana ng early game. Pero for Banning, actually, wala pa tayong masabi na something new, di ba? Ito lagi yung nababan out. Siyempre, for different reasons. For example, yung Fanny, mahirap, may mga magaling mag-Fanny. Totoo. Sa mga dalawang teams natin. And pagka binigay nila yun, parang sila nabigay ng puntos. Totoo yan, man. Pero 1-1 still. Pinaka-prayo ban ng mga teams ngayon, lalo na dito sa JOSML Invitational. Hindi ko pa talaga nakita na may na-pick na 1-1, pero I think meron na sila Luna. Oo, isang beses lang daw. Isang beses lang daw, men. Pero yun nga, ikaw, men. Feeling ko, di ko alam eh. Kung anong, kasi Novaria na naman yung ban. Yeah, okay. Pero ngayon guys, pag-usapan natin, ano? Kung ano nga ba yung magiging bago. Uy! Grabe, Diggy na ban out for Minana. And I think game number one, yung naging reason for banning out that Diggy. Kasi medyo nahirapan sila. And alam natin guys, pagka may Diggy talaga ibibaby yung gold laner. And now, it's going to be the joy for the ban. And as we can see, it's the same ban. Simula ng game number two tsaka game number three. Ah, sorry, game number one and two. May sumasign comments dito eh. Oh, pero Glue. So, mas pinayoti ng Minana dito yung mga explainers nila, which is yung Glue. And let's see if ano yung pang-counter ng El Ganador. At walang nag-pick off ng Faramis. It's still the Beatrix para kay Robin. Kinuha niya lang ulit yung hero niya kanina. For Minana, ang daming open. Alam, naunahan sila dun sa Faramis. Pwede sila mag-farce, ha? May Valentina pa rin naman. Hindi pa rin naman nababanag yan. Okay, it's going to be the aim. Nako, magfa-farce ba kaya ang El Ganador dito? Gaya nga ng mga noong-noong mga teamfights. Kung maalala natin yung dati, lagi talaga nagtatapatan. Yung farce, tapos yung Eve, knowing na same yung range nila ng kanilang ulti. And also the damage. Pero magkaiba pa rin kasi sila eh. Farsa kasi more on damage, burst damage. For the Eve, more on slow and the stun. Ay, pero for El Ganador, it's still, again, yung mga penalty zone na nakita natin kanina, yun pa rin yung gagawin nila dito. Hindi nila bibitawan yung Terizla connection ng El Ganador. Yun lang. Ewan ko. Feeling ko kasi, men, ano ah. Puro tank. Minana. More on support ang binaban ng ating mga teams dito. Well, for El Ganador, meron naman ng ano eh. Meron naman na siyang... Meron naman na pwede mag-support for El Ganador if ever ah. Kaya so I think mag-meet lane talaga siya. Oh, ba't nandito itong dalawang to? Aliyan mga ano, mga watcher. Dito nindadala niyo yung love life niyo. Where is my target? Your team. Pero, Natalia, tol, nirespect ba na ng El Ganador? Well, kanina ano lang yun, trick pick lang ng Minana yun. Tingnan natin ha, kasi for El Ganador, still meron pa rin naman silang Terizla. Sabi mo nga kanina, ano, comfort pick nila to, lagi nilang ginagamit ng ELG to. For Minana, I think Martis, pwedeng Martis ban to. Martis or Akai ban? Chicken ban? Martis, if ever gusto nang i-ban out yun. Kung yun ba yung isa sa pinaka ipipick ng El Ganador. And right now guys, again, your team is Farsa kasi nga may Eve. Pero may Valentina. Open ba yung Valentina, di ba? Hindi nila pinick. Hindi nila binan. Naku, ano? Ano to ah, parang... Rage na tong nararamdaman ko ng Minana at El Ganador. Kumbaga nagtetestingan na sila. Sige nga, pick mo nga to. Parang ganun na eh. Binaban na yung mga necessary heroes talaga. Well, ang dami kasi pwedeng... Alam mo ba, inaabangan ko yung mga bagong hero na i-pick nila. Ay, hindi naman sa bago. Pero yung ngayon lang natin makikita. For example, mga Louie, yung mga ganong heroes. Oh, hindi na sila nagagamit, di ba? Hindi na nagagamit din. Well, baka baka tinatry naman nila kapag may Scream or RG. Kasi uso yan, mga nagtatry ng mga bagong meta, di ba?
Pero I'm not Martes? A single worthy foe. Oh, sige, ikaw muna, Martis. Sige muna, Martis. Ikaw muna. Parang kahapon, di ba? Kasi ang haba na sinabi ng Lancelot. Oo. Ewan ko kung anong, niyan, anong, kasama ba yan sa update o ano, basta. O Florine, good pick. Ala, ang hilig ngayon ng Florine, ah. Ang hilig na i-pick off yung Florine. Kasi min yung healing ability. Grabe, ang layo kasi. Actually, magkakaiba na sila ng mga heals ngayon. If heal na, kasi ito, hindi na kailangan sumama. Hindi na. Kahit long range. Kumbaga, automatic na yan pag nag-heal. Lahat. Kahit kung buhay mo, mahihil ka talaga. And yun yung kinagandahan kasi effortless. Effortless, totoo. And si Estes kasi, kailangan ube. Kailangan dikit-dikit kasi kayo eh. Pero Ling, oh. Shout out sa mga viewers natin sa YouTube. Kila Echo Aji. Yan, kila, naku. Yan, kila Ben. Ngayon sa mga nanonood sa YouTube natin at sa mga Facebook, i-share na yung live stream. Thank you for supporting Trust ML Invitationals kasi ibang klase din yung lineup natin dito. Totoo naman. Tsaka ibang klase rin yung ating mga teams. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-share nyo na yung ating live stream, mga kaibigan. Malay nyo, swertihin kayo. Oo, kasi swertihin kayo. Actually, narinig ko may pag-giveaway. Si Brocon. Sa mga mag-share. Si Brocon. Oo, may pag-giveaway sa mga mag-share. So, i-share nyo na yung live stream dahil baka isa kayo sa manalo. Noon. And tingnan natin yan kasi we are now heading into our game number 3 for our series number 2, ladies and gentlemen. Minana versus El Ganador. All one. Let's go. Ayan. Smash them. Match point for these two teams. Do or die game number 3. Sino nga ba ang magsasucceed sa series na ito? Pero post muna. Post muna, men. Masyadong mainit eh. Sino nag-post? ILG. Ba't ba tinatanong daw? Hindi kasi, men, tinitingnan ko eh kung sinong nagpo-post eh. Uso nga yun. Oo nga eh. Bago musta, usap na tayo ah. Ay, na nag-usap sila oh. Di ba? Malay mo hindi. Nag-uusap yan. Ah, nag-uusap yan. Sabi nila, ano tol, mamaya ikaw sa ano ah. Dito ko sa baba, ikot mamaya. After mong kunin yung Little Wonder, baba agad ah. Ah, pwede. Diba? Oo. Ayan na. Ingatin kung gagawin nila yun ah. Oh, sige, ano sabi? Pagkakuha ni Little Wonder, ikot baba. Agad sa baba. Oh, sa gold. Ah, sa gold. No. Okay, tingnan natin, men ah. Mag-ikot nga ba sa gold? Pero ngayon, medyo, ano lang naman, kalmado yung mga tropa natin dito. And of course, wala pa namang gaano nangyayari since early stages of the game. More on harassment. Oo, nandiyan. As we can see, ito na nga yung early harassment from the two teams. And then, that's scary meme. Hinila na nga ni Ares. Pero yung damage, ha? Pwede na rin siya makapick up na first. Lord. Si Goyong talaga ang binibigyan. And si Boyet nakita ni scary meme. Pero sabi lang din man ng ELG dito, sige, yun na kumuha ng purple, ng orange buff yan. Kasi medyo na-delay naman na talaga siya eh. Pero level 3, ah hindi, inuna pala ni Boyet yung purple bago mag-orange. So, okay lang din if ever ma-delay siya ni Scary Meme. May mga ganun, di ba? Oh. May mga inuuna talaga yung purple before yung orange. Oo. Depending kung ano yung mas kailangan ng hero mo. Mm-hmm. If mana-dependent siya, automatic lang tayo sa purple. Well, diba? Tingnan natin kasi scary. Okay, no, umikot na nga sa baba, di ba? Ah, so nga, no, after mag-litho. Pini-standard kasi yun. Ganun talaga yung ikot eh. Ganun talaga yung ikot eh. Pero nabilib eh. No? Pero ngayon guys, Scary Meme giving the vision para sa miyembro na Minana. For now, very common yung kanilang rotation. Wala pa naman tayo makitang very aggressive sa iba na likuran si Boyet. I think magkakaroon lang agay ng ambahan. Feeling ko ang first blood mangyayari kapag lumitaw na yung unang pago. Pinadali mo pa talaga yung signature. Sorry. Pero Robin, nakuha niya yung signature Beatrix niya. Ito yung makagandahan kasi sa Grak eh. Bigay lang ng bigay ng information. And mahirap din i-pick off ang isang Grak, men. Sobrang kunat niyan and at the same time. Di basta-basta may stun. Tsaka may wild charge din kasi. Tsaka masakit din yung Grak na to. Pero Nidja, siya ang mag-i-start ng ating turtle. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Kailangan lang talaga nasa sabayan yung Minana Esports sa early game na to. Kasi kaya naman. Kaso nga lang kanina, ewan ko, parang medyo out of ano eh. Uy, scary yun dito. Ito na yung ating real-world manipulation. Tempos of updates to the cast upon the members para sa El Ganador. Ako si Allen. First blood para kay Allen. And that's going to be our fastest kill of the game. Brought to you by Lupon WXC, Chicken Chingo, and the Armory. No. Pero may sagot na naman ng Minana doon. Robin is down sa may top lane. Oop, hindi pa sila tapos. Boyet, gigil na gigil. Boyet, pwede ka umuwi, actually. Pero hindi, sabi ni Boyet, hindi.
tatambayan ko kayo sa mukha, pero still, makakuha pa rin nun. Grabe si Nidia. Yung pressure. Oo. I mean, pag meron talaga nakaabang habang kinukuha yung buff mo, eh, inisip mo na baka may steal. Pwede, oo. Ang grap nun. Kaso nga lang, min. Yung rotation ng El Ganador dito, parang hindi nag-work ata on their side. Pero ito na rin, yung basic attack, parang kay scared and may Marston nga na sets ko. Makikill ba nila? Hindi na makakatakas. Hindi na nag-overcommit kasi wala na sa mapa si Aeris tapos si Nidia. Kasi alam na nila, pataas na yan pataas si Nidia. Pataas na yan. Eh, hindi sila basta natatempt. Diba? Aha. 3 minutes mark. El Ganador. Mukhang mahihirapan yata sila dito because of the early aggression na pinapakita ng Minana. Though sinasabayan naman nila dito, pero it's a matter of ano na lang, men. Matter of trade-offs. Pero Boyet ako, naiwan. Wild charge. Ito na nga ba yung sinasabi kong pwede nang gumante. Pero sabi ni Boyet, hindi. Masyado ako masakit. Pero may cold altar lang na. Hindi naman. Papasok. Nako, yun lang. Si Boyet dito. Pero hindi pa tapos yung action na yun. Tempest of the Blade. Tapos nasabihan pa ng real world manipulation. Uy, si Domin sa pit. Para makakuha ng kill. Nga lang outplayed. Kasi siya pa yung pick off. Kahit siya naman nagsimula ng gulo. Naku, yun lang nahirapan. Si Nidia that time, ladies and gentlemen, 3-1. And war 1 out of none, trade-off. Para yan sa Minana. And El Ganador, naku, Robin, kailangan mo ata mag-pack. Pero sabi hindi, sabi ni Aeris, hindi tayo, men. Scare meme. Nananakot lang eh. Yun yung mga hila na hindi natin gusto. Pero ayaw pa uwi ni Robin yung mga miyembro from Minana in a potential kill. Kung meron pa sanang sang sniper shot si Robin dito. Naku, mamaya pa yan magkakaroon. Pero Boyet! Tamang kuha lang ng turtle dito. Pero wala nang makaka-go niyan, min. Oh! Ha? Bakit? Paano lang? Hindi ko na nakita eh. Paano napunta kay Allen damage yung turtle? baka nag-first. Ang layo. Di, pag finished mo, malay ba? Puputok yan eh. Puputok pero yun. Baka nakasta yung first. Pero may retry si Boyet. Ayun lang. May retry ba ni Boyet? Hindi nga eh. Yun lang, guys. Yun lang. Kasi kapag nalagay yung first, matagal yun. Oo, puputok yun eh. Replay natin yan mamaya. Pwede na. Tingnan natin yan mamaya. Pwede kayo mamaya. Diyos ko. Naku. Pero, pa pala. Naku, napaka-crucial yan eh, yung mga ganyang bagay. Pero, siguro nagtaka rin. Nagtaka rin yun, men. Kasi hindi niya ina-expect na, uy. Ganun. Pero again, isang turtle lang naman daw yan. Sabi isang turtle lang. Minana. Ano ba naman isang turtle? Kasi ngayon, si Boyet, nararamdaman ko yung gusto niyang mag-kill. Pero sa may bandang ibaba, iba ang magiging target. Ding DR, mag-isa lang. Mag-isa lang talaga. Grabe yung setup play na ginagawa ng El Ganador dito. And same as with Team Minana. More on offense yung Minana. And more on defense naman yung El Ganador dito dahil hindi nila kayang sumabay sa tugtog na gustong gawin ng Minana. Kasi yung tugtog ng Minana ngayon, tinini. San darating? Ito na, parating na. Ito na. Yung mga miyembro ng El Ganador. So may bandang ibaba si Aeris, iba ang gustong kunin. Nako, sinong kukunin? Si Ding. Pero masyado makunat si Ding. Si Dong. Nako, Dong! Tatlo yan, Dong. Atras Dong, nasa likod ko si Nidia Dong. Pero iba yung priority ng Minana dito. Counter rotate lang din naman. Tokwa. Mirroring lang. Kasi naano ako sa Ding. Parang tongue twister bigla. Pero, si D.I. Nabigyan si Ding. Tinamaan ni Aeris, mga kaibigan. Pero, makakuha ng kill yung ELG at ng Torre, makakuha naman ng turtle ang side ng Minana. And that turtle is brought to you by Chicken Chingu. Use our code to order JML10 to get 10% off on Grab Food orders, mga kaibigan. Habang nanonood ang JML, pwedeng nyong katain yung ating friendliest chicken in town. Basta yung luto na. Guys. Huwag yung chicken na hilaw pa. Mahirap nga tayo yun. Kahit friendly yung chicken na yun. Oo. Talagang huwag ka salmonella ka eh. Ano ba yung mga sapet? Huwag na tayo magkwento. Oh, pero ito, 7 minutes mark. 4-2. Oh. Yung ating total KDA. Labang dito talaga. Yung mga miyembro ng Minana. Though sa gold lead, konti lang din naman yung difference sila. And kahit ba, may difference pa rin. Oh, for El Ganador.
kahit pa paano Tokwa eh, sila yung naging start ng gulo. Nga lang, parang even yung nangyayari ngayon. 50-50. Mga kaibigan, hatian. Hatiang magkapatid. Pero si Domeng bagsak on the hands of Robin. Pero may namumong teamfight doon sa may bandang purple buff ni Ling. Si Nidia pumasok. Ang gusto niya si Goyong. Uy. Pero magkakapulasan. Aabutan si Aries. Pero tinry mag-Ashura Wrath doon ng ating Martis, pero hindi pa rin sapat, men. Kulang pa din kahit anong gawin. Hindi, kulang pa rin. Hindi pa sapat. Mahirap talaga pag may kulang sa'yo. Oo. At di ka sapat. Yun lang. Pero ngayon, kompleto yung mga miyembro natin dito. Apat sa apat. Sa may bandang likuran, nililikuran yata si Ninja yung mga miyembro ng Minana. Wala pa rin namang gano'n nangyayari as of this moment. Pero I think iniintay lang ng mga miyembro natin na mag-respond yung Lord. Well, the Lord is the key. Sabi ng Minana and ELG dito, ladies and gentlemen. Abangan moments na lang to. Antayan kasi I think si Doming, oh, tsaka si Robin, oh. Okay na ata yung itemization niyang mga yun eh. Naku, teka lang, tingnan natin, mag-push. Scary meme, naglagay ng wall. Ay! Grabe naman yun! Drifters, yung kanyang wild charge. Pero sabi nila dito, real world manipulation ka sa akin, boy. Ding! Naku, si Dong nakapatong. Si Allen naman, tamang first kill lang, pero may bloom coming in from Setsuko. Just to heal, just to sustain the members. Kasi may iba't ibang trabaho itong mga tropa natin dito. So may bandang ibaba yung promotion, pero yung Lord up and open for grabs. Mm-hmm. Pero nasa bottom lane pa rin ang Minana, hindi sila nagsasawa kay Scary Meme. Si Ding versus Meme. Allen damage, tumatanggap ng damage kay Doming. Pero wala atang magagawa yung El Ganador dito kasi talagang binabakbakan sila, men. Kasi may threat dun sa may bandang Lord eh. Konti na lang yung buhay ng Lord dito. And si Nidia, hindi niya kayang i-burst si Boyet kasi nga naman napakakunat ng isang Martis. Ito na yung wild charge kahit walang wall. Yung Lord pa rin nandito. Sino kaya makakasecure? Ay! Na si Iles, pero Boyet para sa Minana pa rin ang unang Lord. Oh, si Ding. Huminto si Ding. Pero that Lord's Lane is brought to you by Chicken Chingu, mga kaibigan. The friendliest chicken in town. Order now and use our code JML10 para makakuha kayo ng 10% discount. Team Minana getting the inner turret ng El Ganador sa may bandang middle lane. And gusto mo pa atang umisa. Pero Boyet, masyado ka atang matapang, men. Pwede na lang i-go to. Nga lang, again, sayang naman yung Lord na na-secure nila. If ever na, alam mo yun, hindi nila utilize na maayos. Uh-huh. 11 minutes mark. And ayaw palabasin ni Ding. Ayaw ni Ding. Gustong kumatong. Si Dong. Pero, Doming DR, tamang farm lang. Andito na yung Lord natin. Nagre-ready na yung El Ganador sa sakunang paparating. Boyet, nasa may top lane. Talagang gusto niya talaga si Nidia, no? Hindi talaga niya tinitigilan. Ayaw talagang tigilan. Goyong, inaabangan ko yung real world manipulation. Yung hila ni Iris, wala pa rin. Yung Lord, nasa may bandang ibaba, pwedeng mag-teamfight to. At yung penalty zone ni Allen, the Medji, inaantay ko na rin. Oo, yung mga setup, no? Pero kasi mahihirapan din yan, eh. Si Nidia. Si Nidia, hindi siya makakuha ng purple. Hindi nahihirapan na siya lumabas na yun. Parang may COVID, bawal lumabas. Real world manipulation. Zone the members from El Ganador. Hindi talaga sila makakalabas niyan. Naku, nakapag-push yung Martis sa may top lane. Pero babanatan yata yung nasa bottom lane ng El Ganador, Lana. 11 minutes mark. Medyo timing ang nangyari ngayon. Kasi pwede nang hintayin yung Lord. Nga lang after 70 seconds, medyo matagal pa. Tagal pa? So, for El Ganador, breather to. Breather, yes. Breather. Space created. Space creation. Mm-hmm. My creation. Yeah. Nga lang, wala na yung mga buff. Wala na. Sayang. I mean, yun naman talaga yung gagawin din ng Minana rito. Wala ka na makayaan nilang makakuha pa ng head start yung El Ganador. Sa mga ganitong klase ng moments na pwedeng kaya pa rin namang i-comeback to ng El Ganador. Well, hindi na papayagan ng El Ganador to, men. Kasi feeling ko, ay na nga Team Minana, kasi feeling ko yung El Ganador ngayon, sabi nila, kaya natin eh. Unahin lang talaga natin si Doming. Kasi pag nakuha nila si Doming, ang natitirang damager na lang ng Minana is si Goyong DR. And si Goyong DR napakalambot. Naku po. No. Pero grabe yung mga wild charge skating, ma. Oo, grabe. Grabe. Tsaka yung mga wall niya, talaga nakaharangan yung Minana dito. Yung mga initiation na gusto nilang i-gawin,
Wala eh. Minsan kasi sa dahil sa tens, no, ang hirap din i-place nung wall. Oo. Kasi parang may nakita na rin ako ng qualifiers, yung wall niya hindi yan, parang nalabas lang yung ano. Ang kakampi? Oo, oh, ganun, may ganun. So, meron pa winol, tapos yung kakampi hindi nakauwi. May mga ganung moments may mga ganung moments. And I understand yung pressure din. Pero dito mukhang sanay na sanay talaga sa bakbakan yung mga teams natin. Now, my lord na. At sisimula na to ng Team Minana. Of course, El Ganador nakatabay lang sa may bandang gilid. Nag-aantay lang din for the perfect timing. Sisimula ni Domeng DR pero mag-iingat pa rin. Yung setup, inaabangan ko. And your lord, sino kayo makasecure neto? Nako po, konti na lang ang buhay. Ay! Retrihang battle. Alien Damage, mabuhay pa rin. Marireset yung lord. Nako, napaka-perfect naman neto. Alien Damage, konti yung buhay niya. Ninja, may babato papalayo. Same goes with Ding DR, mga kaibigan. Pero Scary Meme, ang ganda ng position niya. Actually, pwede niyang ma-steal to. Pero ibibigay na yata ng El Ganador yung Lord, Lana. Pero malalim masyado, Scary Meme. Nagpakita pa siya. Para lang din i-pick off. Yung pagbabay time sana niya, wala si Nidja. Naku, may tipping kasama, mga kaibigan. Wala to. Secure na to ng Minana. Ang layo na rin ni Nidja. Pwede gawin ni Nidja ngayon. Sa mga ngayon crucial na moments para sa El Ganador is mag-split push. Tama, totoo. Yun yung ginagawa ngayon ni Nidja. Kaso nga lang, kanina sa namin eh. Binigay na sana yung Lord kanina. Nag-split push na lang siya. Kasi kaya naman ng mga team members niya eh. Kaya naman ni Robin, kaya naman nila Iris. Kaso nga lang, talaga wala. Nahihirapan yung El Ganador ngayon sa mga setups na ginagawa ng Minana. Kumbaga ano eh. Minamama na sila ng Minana. Minamama ng Minana. Yun yung word. Dito ako dito. Ngayon sa iba na gitna, ipopost na rin yung mid-range turret. Same with the top and the bottom. Yung nag-English castle bigla. Pero yun na rin yung damage Domeng DR dito. Grabe kasi yung scale or yung range nung scales ni Domeng DR. Ang hirap talaga lumapit. Totoo yan. Pero with this lord, mababasag yung bottom lane turret ng El Ganador. Pero ang gagawin lang naman ni Nidja dito, tol, is harangan yung mga minion wave flows na sineset-up ng Minana. Tatapusin pero na yata. Wag lang sana pumasok yung side ng Minana dito. Wag lang sila magkaroon ng opening. At hindi naman sila bibigyan ng Scary Meme nun. Naso Nidja? Nasa likuran? Ako, delikado kapag nakita ka. Ay! Kaya bang kumil? Agad ayun o, yung hilo, yung bloom. Ang sakit and ang kunat din. Plus, si Sustain, dapat di rin nila ito basta-basta inahayaan. Kasi ito yung pwede sana maging kill. Agad-agad lang, rest back. Uy! Pero ito na nga penalty zone coming. Ay, alam yun! Ano yun? Look at the damage out. Bukaling ka, Domeng DR. Grabe! Hindi mo talaga dapat sisimplihan yan. Ngayon, tatlo. Ang bagsak pa sa El Ganador. Kompleto pa rin ang Minana. Need you with the tempest of the blaze para makatakas nga lang dito. Real world manipulation din. Nandun na rin. Immortality pops out para sa Minana. Sakit! Si Ares hindi na rin hihinga. At si Nidja, may kaya pa kaya siyang gawin at mukhang gusto niya lang talagang hiwalayin yung attention na Minana para may breather El Ganador. Nako! Pinush yung minion. Pinush yung minion na set upan ni Domeng DR. And kaya I think this is to. It. This might be it, ladies and gentlemen. Kaya pa ba to? Nidja na ibet! Scary Meme, nandun lang din naman siya. Robin, gumagawa ng action. Pero kaya pa ba to, Lana, sa tingin mo? Kaya pa yata to. Hihold pa rin nila yung laban. Penalty zone is there. Go away para di makalapit. Alan the Medji, nahihirapan promonta yung cold altar na wala na din. Ngayon, hanggang kailan at hanggang saan pa kakayan ito ng El Ganador kasi medyo na sumasakit na rin. Ay! Yung mga damage ng Minana. Tower lock in din. And Minana will get the game number 3. Hindi pa rin tayo sure kasi kapit pa rin ng kapit yung El Ganador dito. Grabe, Alan the Medji. Inalay na ang lahat, pero di pa rin sapat at ang nagwagi, Team Minana Esports for the game number 3. What a game! What a game! Roller coaster series, up and down, up and down. Eh. Up and down, up and down. Wow. Ooh. Sheesh, sheeshable. 53 total KDA. And with the 3 kills, kung kills lang ang basihan, may pagka one-sided game talaga. Pero nakita naman natin yung run-through ng game number 3. Marami yung potential na bawi and potential na comeback. It's just that hindi na naman natin ulit nakita yung El Ganador, yung nag-try mag-engage. Uh-huh. Laging sila yung nagde-depensa. Well, ganun talaga, I mean. It goes to show na Team Minana sa gabing ito,
nagpakita ng talagang napakagandang playstyle against Team El Ganador. Well, nakita naman natin yung effort ng El Ganador, kaya nga na-push into game number 3. Kaya nga lang talaga, wala amin eh. Isa lang talaga yung pwedeng manalo sa araw na ito, and that's going to be the team of Minana Esports. Pero syempre, men, ayan. Dapat tawag ka natin lagi. Anin muna natin ang ating friendliest chicken in town. Chicken Chingo, mga kaibigan, available po sa Grab. Umorder na kayo using our code JMLTEN to get 10% off discount. Pag bumili kayo ng napakaraming Chicken Chingo, malaki po yung 10% na yun. Oo. So, 1 million. Malaki yun eh. Oo, malaki yun. 1 million chicken. 1 million chicken, napakadami. Pero syempre, ang deserve ng maraming chicken, walang iba kundi ang ating MVP of the game. Si Doming DR with a KDA of 5, 1, and 9. Isang beses lang siya nahawakan dito. Isang beses lang siya nadungisan si Doming DR. Well, I think that is it, Lana, para sa ating serye na to. Nakita natin yon. Pero syempre, i-interviewin muna natin yan ang ating mga players bago tayo mag-proceed into our endeavors. Wow, endeavors. Errands. Wow, endeavors, errands. Antayin natin kasi may interview tayo with Minana. Every ano yan, every series guys, yung mga winning team, iyan natin, interview natin. Yon, ang ganda talaga ng camera ng Minana, no? Oo, pansin ko nga. Anong camera yan? Parang lino nga parang nila eh. Feeling ko ano yan eh, yung bagong, hindi ko alam kung pwedeng banggitin yung brand. Hindi. Oh, basta yun. Pwede na. Ayan, hello po. Hello po, may... Ayan, so nagkausap na tayo kahapon. Iba naman yung nakatapat nila ngayon. Iba naman. Anong tanong mo? Ikaw, Team Minana. Hello guys, kamusta yung game nyo with the team El Ganador Esports? Nahihirapan ba kayo? Nahihirapan ba kayo? Nagkaroon ba? And ano pa lang ano guys? Ano pa lang balita? Bakit may Natalia pick? Pinractice nyo ba yon? Biglaan lang po na pick kasi bagay po sa lineup ng kalaban. Oh, sabi sa'yo eh. Tama. Ikaw, anong tanong mo sa kanila? Well, since syempre kayo yung MPL team dito sa Josemel Invitational, and syempre natuwa yung El Ganador na nakalaban nila yung team Minana, meron ba kayong like message sa mga ibang amateur teams na nililook forward kayong makalaban din? Pagbotehan nyo sa lahat ng laro nyo. Practice lang ng practice. Yung practice. Yung practice. Pag-shoutoutin ba natin sila? Mag-shoutout natin at sila. Kasi kahapon, okay kahapon yung shoutout nila, shoutout po sa girlfriend ko. Girlfriend na parang ko. Ano eh. Lahat sila may girlfriend. Oo naman. Oh, sige, shoutout. Shoutout ulit. Oh guys, kung may gusto mong kayo shoutout at pasalamatan, shoutout the floor nila is yours. Shoutout sa ano, sa lahat ng support sa amin, pati sa boss namin, kay Boss Ban, pati ka. Boss Brian. Kasi boss, ano. Shoutout sa'yo, boss. Yun. Wala nang shoutout. Pati sa magulang ko. Yeah. Magulang. Girlfriend. Wala kang girlfriend. Ah, pag magulang lang. Pag shoutout sa magulang. Ibig sabihin na walang girlfriend. No. Ganun pala yun. Sila, yung iba. May gusto ba silang shoutout, guys? May mga gusto ba kayo shoutout? Yung ibang members naman. Ano po? Ayun, shoutout sa mga boss namin. Shoutout din sa girlfriend ko. Ay, si J-Pon. Ooh. Ano daw kay Dio? Sa family ko po, sa mga friends ko, tsaka sa girlfriend. Yon! Isa ba? Isa. Sa family ko, tsaka sa girlfriend. Yon! Oh, isa. Yan! Ano? Wala siya shout out. Si kuya na ano, black yung hair. Lagi isang black ang hair. Wala siya si shout out? Shoutout sa lahat. Marami salamat, Minana Esports. Congrats sa pagkamanalo nyo. Thank you so much. Thank you guys and bye-bye. Nung puro girlfriend kasi. Tapos siya. Anong shoutout? Yung isa, yung walang girlfriend. Shoutout sa pamilya niya. Yung una, shoutout sa safe lang. Safe lang. Pero safe. Kasi nung sumunod yung puro my girlfriend, tapos siya yun ako. Siya yung huli. Ano, nagkaroon tayo ng ano. Kahit ako may iyan ako mag-shoutout nun, Min. Eh. Ay. That's it. That is it, ladies and gentlemen. I think... Ayan, again guys,
for the third series. Pakita nga natin kung sino katapat for upcoming match bago natin sabihin. So, ang upcoming match natin, guys. Ayun lang, ang upcoming match. Ang upcoming Sia match na Sia versus Omega Neos. Yeah. Pero unfortunately for Omega Neos, eh, nagpa, tama ba, default? Nagpa-default na sila sa ating last match. So, Omega Neos. For the series. Last series na natin today, kaya wala na po tayong third series. Pasensya na po at hindi nyo na makikita. Ang Omega Neos. Yeah, yung last series natin. And well, yung Omega Neos, eh, nag-bow down na din sila sa ating tournament. Kasi 4 straight loss na nila eh. Ay, talaga ba? Oo, 4 straight loss na. So, isa sila sa inaabangan ko. Ako din eh. Para sa playoffs. Nga lang magpapaalam na po yung Smart Omega Neos. At mukhang hindi na talaga natin sila makikita sa playoffs. Totoo yan. And I think that is it. Ladies and gentlemen, nakita natin yung mga series today na talaga naman napakainit. Lahat game number 3, lahat dikit-dikit. Pero syempre, bagong lahat, bago kami magpaalam for this day, nice muna namin pasalamatan, of course, sa aming mga partners, Lupon WXC, The Armory, at syempre, ang pinakamalupit na friendliest chicken sa lahat, na Chicken Chingu, mga kaibigan. And once again, kami yung mga naging shotcaster sa Opositoko at kasama ko sila na magbabalik ang Just ML Invitationals bukas, alas 5 ng hapon, and bye-bye. Come, Candle Moth!